paano kumuha ng voter certificate? Hello mga ka-Blessed Vlogs! Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video niya upload. So another video na naman tayo mga ka-Blessed Vlogs. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng voter certificate sa inyong lugar. Kung interesado ka, please keep on watching. So marami pa po sa atin ang hindi nakakaalam na ang COMELEC ay hindi na po nag-i-issue ng voter's ID dahil meron na po tayong national ID. Kaya ang binibigay na lang po ni COMELEC is voter's certificate. So ano nga ba ang requirements sa pagkuha ng voter's certificate? Unang requirements po at pinakamahalagang requirements, kayo ay certified voters. Dapat po kayo ay botante sa inyong lugar. Kailangan po na kayo ay nakarehistro sa inyong lugar para ma-issuehan po kayo ng voter certificate. So, paano makakuha ng voter certificate? So, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na COMELEC sa inyong lugar. Then, kapag nandun na po kayo, sabihin nyo lang po na kayo ay kukuha ng voter certificate. Then, tatanungin nung COMELEC officer yung pangalan nyo or isusulat nyo sa isang papel. Then, hihingi din sila ng isang valid ID mo. So, within that day, nakuha ko din po ang voter certificate ko po. So, kaagad ko naman po nakuha itong voter certificate ko. So, kapag i-receive nyo na po itong mga ka-Blessed Vlogs, i-double check nyo po yung mga information nyo kung tama. So, magkano ang binayaran ko sa pagkuha ng voter certificate? So, ang binayaran ko po is 75 pesos. So, naka-attach naman po yung resibo dito kapag i-receive nyo na po yung voter certificate nyo po. So, sa aming lugar, 75 pesos lang po ang voter certificate. Ewan ko na lang po sa ibang lugar kung magkakasame po tayo ng rate. Pero sa akin, ang binayaran ko lang po is 75 pesos. At pwede po itong gamitin sa pagkuha ng passport at sa iba pang transaction na tinatanggap ang voter certificate. So, that's it. Ganun lang po kadaling kumuha ng voter certificate. I hope nakatulong ang video na ito. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video niya upload. So, thank you for watching mga ka-Blessed Vlogs and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!